Guys, mayroon naman ako ngayong bagong pakita sa inyo na bagong luto na ginataang alimango. Magluluto tayo ngayon ng alimango, guys. Saka pinakuluan na natin yung alimango. 1 kilo. Ayan na, guys. Ang bago lang ito. Saka gataan natin ito. Ituro ko sa inyo paano magluto ng may gata. Na may mga halo, mga bisaya, na ano, yung mga nitid. Native na mga ano natin, yung sa likod lang ng mga bahay, pwede natin gamitin yung karabo at saka yung ano, luyang dilaw. Yan, masarap yan sa mga ginataan. Ipakita ko yan sa inyo, guys. Saka ito naman yung gata natin. Yan, may gata na may ano, may yan, kasama na yung yan, yung karabo. Sabi sa'yo, ayan, karabo. Ayan, guys. Start na tayo. Ayan. Lagyan natin ng 2 basong tubig. Ayan, dalawa lang. Diyain lang ng store para lumalapas yung gata niya, yung hanggang gata niya. Yan. Hanggalan na natin ng mga tali yung alimango. Kasi hirap yung tanggalin mo muna yung ano, pero ilutuin mo, baka makaga tayo. Kalalagi pa naman ito, baka ma-disgrasya tayo sa pagluto. Kaya pinakuluan muna natin para masigurado. Huwag mo tanggalin muna bago yung ano, baka mag-takbuhan yung mga alimango. Ganito lang muna. Yan. Kilo lang ito, guys. Hindi ko masyado marami. Init. Marami kasi yung tali ito, eh. Tapos tanggalin natin yung likod niya. So, yung ano, yes. Para papasok yung gata sa ilalim. Balikan natin ng kawa. Hindi tayo mahirapan magluto. Ayan. So guys, ayan. Dito mo lang hawakan yan itong sapoy niya para madali lang tanggalin na ganun. Buksan lang natin para pagpasok yung gata. Ganun lang. Ganito. Ganyan lang. Ayan. Dito yan sa may ano, yung puwit ng pinakalas na ano, yung paa. Saka dito ka maghawak sa may kanto para masyado malambot lang, ganun, no? Ganun, madali lang. Ganyan.
Diretso na natin 'to. Yung mga kagat nga wala. Ito yung mga ano ya, ito. Basagin niyo. Magano kayo na pamukpok ganyan. Ay, hindi na masyado mataba yung dimango natin. Ayan. Masarap kasi pag pumasok yung gata sa ilalim. Buksan mo lang yung ano. Yan. Yan. Ito, loyang dilaw at saka yung loya, loya na ano, kadalasan ginagamit natin ito, loyang dilaw at saka yung bawang. Nagsama-sama ko lang ito sila kasi maghahalo man din ito. Ito dahon pala ito ng ano, loyang dilaw. Pang pa ano ito sa amoy. Ito may ano tayo, bawang at saka yung sibuyas. Yung kamatis guys, masarap din ito sa ano, yung may gata. May magic sarap tayo. Yan. Simple lang yung pagkaluto natin. Kaya hindi to masyadong maraming lagay yung gata nga pala. Yan. Sa pagluto. Lagyan muna natin ng kunting ano yung cooking oil. Kunti lang yung pampasarap lang ng ano, pampalabas lang ng aroma ng mga ricardo natin. Siyempre yun. At dito sa amin guys, sa pinakamay na lang para madali. Kasi tayo dito na mga dito. Ayan. Andahan lang. Yung mga lutong bahay lang ng mga pagkakalito natin. Ihuli na natin itong mga dahon ng ano. Kita natin para malapat yung niya. Oh, maraming amoy na. Ako, sa amoy pa lang, ulam na. Yan. Huwag kalimutan, ano na to. Ihalo natin tong kanilang. Para papakot yung nagalahalo yung mga alabod-alabod. Kita nyo na yan guys. Tapos ilagay na natin yung gata. Ano lang yan, simple lang. Yan.
tuloy natin. Tuloy natin para papasok yung sarap nito guys. Ilagay na natin yung dahon. Huwag kalimutan guys, kailangan pa rin yan ng kahit na mayroong masisarap na, kailangan pa rin natin yan ng mga ibang rekado. Yan, lagyan pa natin yung paminta. Yan, yung pino na ano, paminta. Huwag natin kalimutan yung pino na paminta. Tsaka lagyan natin ng oyster sauce. Maraming rekado, masarap. Ayan, para maano yung niyo kalimutan guys, lagyan niyo pa rin yan ng asin kasi iba yung asin kaysa mga ibang ano. Huwag niyo kalimutan maglagay ng asin kasi yun talagang asin ang magpapasarap talaga dyan sa ano, niluto natin. Ayan, saka lagyan natin ng kunting suka, tampa ano din ito. Ayan, kunti lang. Ito pa, dagdag sarap yan sa gata. Yung iba, hindi na nilalagyan yan. Depende na yan sa diskarte sa magluto. Pero para sa akin, masarap yan para sa akin. Saka lagyan natin ng ano, itong cornstarch. So, lagyan natin ng cornstarch para maglapot siya ng konti. Konti lang yung ilagay nyo. Yan. Para lumalapot yung ano niya, sabaw. Yan. Kasi ako masyadong marami. Yan. Pwede ito lagyan ng ano, ng kalabasa. Palutuin na natin yung gata guys para hindi mahirap pag delikado kasi yung gata pag alanganin nyo pagka ano mo, hindi mo masyado naluto, mag iba maano yung tiyan mo yun, kailangan maluto na gusto. Basta hindi maluto yung gata na ano, maluto talaga siya. Yan. Paglapot na, okay na yan. Sana magustuhan nyo yung luto ko ngayon na ginataang alimango. Ng ano, 5 minutes. Tingnan natin ngayon kung
sarap nito guys, ang sabaw. Tingnan. Grabe talaga to. Lagyan na natin sa siluto na siya eh. Salamat sa inyong panonood at sana nagustuhan niyo yung luto ko. Next vlog ko ulit. Ayun. Subscribe lang kayo para makikita niyo palagi yung mga niloto ko. Maraming salamat guys.